Ang ating bansa ay nakapwesto sa isang maselang bahagi ng mundo, lantad ang ating kapuluan sa mga biglaang pagbabago ng lagay ng kalikasan. Bahagi na ng ating buhay ang bagyo, baha, pagguho ng lupa, pagsabog ng bulkan, lindol, tsunami. Dala ng mga ito ang iba't ibang panganib na kumikitil ng buhay, sumisira sa komunidad, sa mga ari-arian, sa kabuhayan, pati sa ating kapaligiran. Hindi natin lubusang mahadlangan, ngunit maaari nating iwasan ang mga sakuna at trahedya na maaaring idulot ng mga ito. Malaki ang posibilidad na makakamtan natin ang zero casualty kung tayo ay may sapat na kaalaman, kung paano natin mababawasan ang panganib sa buhay, at kung paano dapat harapin ang anumang kalamidad. Meron tayong mga ahensya o mga otoridad na nagbibigay babala sa pagdating ng anumang kalamidad, kaya nagkakaroon tayo ng sapat na panahon upang maghanda. Unang-una, ang mga pangunahing pangangailangan, mga panustos na sasapat hanggat hindi lumilipas ang kalamidad, ang ating emergency kit, sapat na pagkain at inuming tubig, ang ating first aid kit, mga dagdag na pangangailangan gaya ng flashlight at sapat na supply ng bagong baterya, fully charged cellphone para sa komunikasyon, kandila at posporo na siyang gagabay sa atin sa kung ano ang dapat nating gawin. Isiping mabuti ang mga gamit at kakailanganin ng ating mga kasamahan sa bahay, gaya ng para kina baby, lolo at lola. Likumin din ang kanyang mga kakailanganin. Bagyo ang madalas na sumasagupa sa atin. Dahil ang bagyo ay nabubuo sa dagat, hindi katakatakang madalas tayong dalawin ng bagyo sapagkat napapaligiran tayo ng dagat. Ang bagyo ay isang intense low pressure area na may dalang hangin na ang bilis ay 35 kilometro kada oras. Kadalasang dala ng mga bagyo ang malalakas na hangin na may dalang malawakan at mahabang pag-ulan na nagbubunsod ng pagbaha na maaring magdulot ng flash flood, storm surges, pagguho ng lupa, at pag-agos ng putik o mudslide. May babala kapag ang bagyo ay papasok sa ating lugar. Magbaka na kayo. Bago pa man ito dumating, dapat ay kanselahin o ipagliban ang mga biyahe o lakad. Putulin ang mga sanga ng mga puno na malapit sa ating bahay. Iligpit ang mga ari-arian na maapektuhan. Sa mga nakatira sa mabababang lugar, tumungo sa nakatalagang evacuation center o ligtas na lugar, gaya ng matataas na pook o matitibay na gusali. At huwag na huwag lalapit sa mga dalampasigan o mga tabing ilog. Pakinig ng balita sa radyo o telebisyon. Kapag nandiyan ang bagyo, manatili sa loob ng bahay o evacuation center. Panatilihing mahinahon ang loob at isip hanggat hindi lumilipas ang bagyo. Huwag suwayin ang mga utos pangkaligtasan na inaanunsyo ng mga otoridad sa radyo o telebisyon. Kaakibat ng bagyo, ang pagbaha. Ang pagbaha ay ang pagtaas ng tubig mula sa ilog, sapa, lawa, o maging sa mga kanal at iba pang mga daluyan. Nagsisimula ang baha kapag naipon ang maraming tubig ulan. Nagdudulot din ng baha ang biglaang pagpapakawala ng tubig sa dam. Upang maiwasan ang baha, huwag magtayo ng bahay sa floodplains at sa gilid ng mga daluyan. Siguraduhin gumagana ang drainage facilities. Magtanim ng puno at ingatan ang kagubatan. Huwag magtapo ng basura sa mga ilog dahil magiging mababaw ito at madali ang pag-apaw. Alamin kung gaano kadalas ang hangin at ulan at gaano kalalim kung magbabaha sa inyong lugar. Alamin ang flood warning system at evacuation plan ng inyong komunidad, lalo na ang mga malalapit sa ilog at dam. Bilang paghahanda, bago pa man dumating ang pagbaha,
Ilagay sa mga lugar na hindi maabot ng tubig baha ang mga masiselang gamit at kasangkapan, lalo na yung mga ginagamit natin sa ating hanap buhay, ang mga alagang hayop na ating pinagkakakitaan. Siguruhing patayin ang main switch ng kuryente, supply ng tubig at tangke ng gas. Minuto bago mag-alauna. Manatili sa loob ng bahay o evacuation center. Pakinig sa radyo at telebisyon para sa mga abiso at direksyon sa paglikas. Huwag magtangkang tumawid sa mga ilog o sapa na mataas o malakas ang agos ng tubig. Gayun din, huwag bumiyahe, maglakad o magtampisaw sa mga lansangan o lugar na may baha, lalong huwag lapitan ang mga naputol na kawad ng kuryente. At huwag gagamitin o isasaksak sa outlet ang mga dekuryenteng kagamitan na inabot ng tubig baha. Sa mga mabubundok na lugar, lalo na sa dalisdis na mga bundok, malaki ang posibilidad ng pagguho ng lupa kapag may bagyo. Ang landslide ay ang pagdausdos ng lupa at bato na kadalasang nagaganap matapos ang mahabang pag-ulan sa isang lugar o ng isang lindol. Mahalagang alamin mula sa mga otoridad ang posibilidad na magkaroon ng landslide sa lugar ninyo o sa lugar na balak ninyong pagtayuan ng gusali. Maiwasan natin ang mga sakunang kakabit ng landslide kung susundin natin ang mga utos pangkaligtasan. Unang-una, lumikas kapag naglabas na ang mga otoridad ng babala sa pagdating ng landslide. Lumabas ng bahay kapag nakarinig ng dagundong na rumaragas ang lupa, putik o bato mula sa dalisdis ng bundok. O kung hindi man, ay nararamdaman na natin ang pagyanig ng lupa. Kapag nasa dalisdis ng bundok, tumakbo ng patagilid, huwag pababa. Magkubli sa likod ng mga matitibay at malalaking punong kahoy. Lumayo sa direksyon ng pagdausdos at sa mga labi ng landslide. Kapag humupa na ang pagbulusok ng lupa, bato at mga kahoy, huwag lalapit sa lugar ng landslide. Naroon ang panganib na magkaroon ng kasunod na landslide. Ituro sa mga kinaukulan o rescuers ang kinaroroonan ng mga kaanak na nakulong sa landslide. Ang landslide ay maari ding resulta ng pagbabago ng kalagayan ng lupa at pagkawasak ng mga bato dulot ng paglipas ng panahon. Ang hindi pangkaraniwang hulma ng dalisdis sa mga bundok o burol, ang pagkasira ng kagubatan, at ang pagkatayo ng malalaking struktura sa ibabaw ng mga slopes. Ang Pilipinas ay nakatungtong sa isang kakaibang tectonic setting na pinag-uusbungan ng mga bulkan. Tinatayang 23 ang aktibong bulkan sa ating bansa. Ang FIVOX ay nagbibigay babala kung kailan sasabog ang bulkan. Kaya tayo ay may sapat na panahon upang iligtas ang ating mga sarili, ari-arian, at pamumuhunan. Sumunod sa pinapatupad ng FIVOX na Permanent Danger Zone kung saan bawal tumira ang sinumang tao, manatiling naka-alerto at tumugon sa mga abiso sa mga restricted areas kapag may namumuong pagsabog. Unang-una, sundin ang utos pangkaligtasan mula sa mga otoridad. Kung kailangan lumikas, ay gawin agad. Magdala ng sapat na panustos at ikandado ang bahay bago umalis. Ihanda ang ating emergency kit at mga dagdag na gamit gaya ng gas mask o malinis na tela na pantakip sa ilong kapag nagkaroon ng ash fall. Huwag palabasin ang mga alagang hayop. Kung nagmamaneho, gumilid muna lalo na't makapalang ash fall. Kung kailangan lumabas, magsuot ng salamin bilang proteksyon sa mga mata. Ang makapal na abo na bumagsak sa bubong ng bahay ay maaring magdulot ng pagguho, kaya walisin o tanggalin agad. Huwag ikalat ang natipong abo. Ilagay sa isang lugar na hindi ito magiging sanhi ng pagbara sa daraanan ng tubig. Maging handa rin sa manakanakang paglindol, dahil ang lindol ay kakabit ng volcanic eruption, lalo na sa mga nakatira sa malapit sa bulkan. Simulat sa pool, bahagi na ng buhay nating mga Pilipino ang lindol. Ito ay dahil sa mga subduction plates sa ilalim ng lupa.
alamin kung ang inyong bahay o gusali ay nakatuntong sa isang active fault o posibleng magkaroon ng liquefaction o landslide. Siguruhing may akmang structural design at sumunod sa maayos na engineering practice ang pagtatayo ng inyong bahay o gusali. Harapin natin ang bawat paglindol na may buong kahandaan sa pamamagitan ng pagtupad sa mga utos pangkaligtasan. Sa mga sandali ng paglindol, manatiling kalmado. Manatili tayo sa ating kinaroroonan kapag natitiyak nating matibay ang gusali. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa mga paa nito. Maiiwasang tamaan ng mga nalalaglag na bagay kung magkakanlong tayo malapit sa mga nakatayong poste o sa labas ng elevator shaft. Lumayo sa mga gamit, kasangkapan o bagay-bagay na yari sa salamin at maging alerto sa mga bagay na bumabagsak. Kapag nasa labas, pumunta agad sa isang lugar na malawak o maluwang. Tiyakin natin na malayo tayo sa mga kawad ng kuryente o mga poste, pader o anumang gusali na maaring matumba. Kapag nagmamaneho, ihinto ang sasakyan sa gilid ng daan. Huwag tatawid sa mga tulay o overpass. Paghupa ng lindol ay dahan-dahang lisanin ang gusali sa pinakamalapit na labasan at magpunta sa mga ligtas na lugar. Gamitin ang hagdan, huwag ang elevator. Huwag baliwalain ang posibilidad ng aftershocks o pagbagsak ng iba pang bahagi. Kaya kailangan pa rin nating sundin ang mga utos pangkaligtasan. Ang lindol ay nagdudulot din ng sunog dahil sa pagkasira ng mga kawad ng kuryente o pagsabog ng tangke ng gas. Kapag nagkaroon ng sunog, huwag magtago. Lumabas ng tahanan o opisina at bilisan ang paglabas. Huwag nang magtangkang iligtas pa ang mga mahihirap ilabas o abutin na gamit. Huwag tangkaing tumalon mula sa mataas na palapag. Kung makapalang usok, dumapa at gumapang palayo sa sunog. Hanapin at inspeksyonin ang pintuan. Gumapang paakyat at hipuin ang hawakan. Kapag malamig ito, sumandal sa pinto at unti-unting buksan. Kapag nasa labas na, huwag nang tangkaing muling pumasok, tumigil, bumagsak at gumulong kapag inabot ng apoy ang inyong damit. Sa mga nakatira malapit sa dalampasigan, kapag sa oras ng paglindol at nahihirapang tumayo, posibleng sundan ito ng tsunami. Ang tsunami ay resulta ng paglindol sa ilalim ng dagat. Ito'y hindi isang malaking alon lamang, kundi magkakasunod na maliliit hanggang malaking alon. Ang pag-uga ng lupa, pag-atras ng tubig dagat sa dalampasigan, at ang dagundong ng mga papalapit na alon ay mga palatandaan ng magaganap na tsunami at kailangan ng lumikas sa mataas na lugar. Huwag magtangkang panoorin ang pagdaluhong ng tsunami. Baka huli na ang pag-atras kapag nariyan na ang mga alon. Ang biglang pag-atras ng tubig mula sa dalampasigan ay umiinganyo sa mga tao para pulutin ang mga isdang stranded sa buhangin. O kung hindi naman, ay para usyosohin ang magagandang koral o mga pulong buhanging biglang lumitaw. Kahit anong ganda ng tanawin, dapat na agad lumayo para sa ating kaligtasan. Bagkus manatili tayo sa ligtas na lugar o evacuation center hanggat hindi binibigay ng mga otoridad ang all clear signal. Ang ating napag-usapan ay maliit na bahagi lamang ng isang malawak na usapin tungkol sa tamang paraan ng pagharap sa mga kalamidad na hatid ng biglaang pagbabago ng kalagayan ng kalikasan. Karamihan sa mga biktima ay resulta ng mga sakuna na nangyayari dahil sa hindi pagsunod sa mga tagubiling pangkaligtasan. Planuhin kasama ng pamilya ang mga gagawin kung sakaling magkaroon ng peligro sa kalamidad. Bumuo ng plano sa paghahanda sa inyong bahay o lugar na pinagkatrabahuhan. Responsibilidad natin sa ating mga sarili ang alamin kung paano maiwasan o mapaghahandaan ang pagsapit ng anumang kalamidad
kung paano sundin ang mga tagubilin ng mga otoridad at kung paano dapat mag-ingat tungo sa ating kaligtasan. Ito'y isang panghabang buhay na responsibilidad na dapat nating isaisip at isapuso pagkamulat pa lamang ng ating kamalayan. Ako po si Loren Legarda. Maraming salamat po.